So before we start, let's pray together. Kaya bago tayo magsimula, tayong lahat ay manalangin. Our Heavenly Father, God, thank you for your love and your grace toward us. Ama naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa iyong pag-ibig at sa iyong biyaya. Thank you for giving us the great opportunity to listen your true love and true gospel through the youth camp. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang malaman namin ang iyong pag-ibig at ang iyong biyaya sa pamamagitan ng youth camp. Oh Lord, we came to hear to listen your true love to get the salvation. At Panginoon, in order to go to heaven. Kami po ay naparito upang magkaroon ng iyong tunay na pag-ibig upang makapunta sa langit. From start to the end, we rely on God everything and we pray in the name of the Jesus Christ. At sa simula po hanggang sa matapos ay pinagkakatiwala po namin sa Diyos ang lahat ng mga bagay at dinadalangin namin ito sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen. Amen. Today, this session is third session about sin. That's why we have to check our status. We can go to heaven or not. Kaya, sa oras na ito, ang pag-aaralan po natin ay patungkol sa kasalanan. Kaya nga, kailangan nating suriin yung ating kalagayan kung tayo ay pupunta sa langit o hindi. Look at the screen. Kaya, tingnan and let's open the Bible. Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Kaya tignan niyo po sa ating screen at basahin po natin sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Basahin po natin ng sabay. 3, 2, 1. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yeah, let us hear the conclusion of the whole matter. So, what conclusion have we heard from the Bible? Kaya, ano po ba yung wakas ng mga bagay na narinig natin mula sa Biblia? Through the Bible, we come to know the Bible is true. Kaya sa pamamagitan po ng Biblia, naunawaan natin na itong Biblia ay totoo. So, we come to know the Garden of Eden, the story is the true. At nalaman din po natin na yung kwento sa Biblia ng halamanan ng Eden ay totoo. It is true history. Ito ay tunay na kasaysayan. And Noah's flood also, it is the true history we come to know. Yung patungkol din po sa baha noong panahon ni Noe, ito rin po ay tunay na kasaysayan. Even the Israel, the history, through the history also, we able to know the Bible is true. Maging sa pamamagitan din po ito ng totoong kasaysayan ng Israel ay nalaman natin na ang Biblia ay totoo. That's why the Bible says, Ecclesiastes chapter 12, verse 13, therefore, God said, fear God. Kaya nga, sa pamamagitan ng sinasabi dito ng Biblia sa Ecclesiastes na matakot ka sa Diyos. But unfortunately, human did not continue to fear God inside of God. Subalit, sa kasamaang palad, yung mga tao ay hindi patuloy na natakot sa paningin ng Diyos. Actually, by the way, let me ask you a question. Why did God create the human and the earth in the beginning? Tatanungin ko po kayo, bakit ba nilikha ng Diyos yung mga tao sa mundo? Why created the human and the earth? In order to live together with the human forever ever with God. Nilikha ng Diyos yung langit, yung tao at yung mundo upang makasama niya, mabuhay makasama magpakailanpaman. So, let's we think now shortly the purpose to create the whole world. Yeah. Pag-isipan po natin sa maiksi ang layunin ng paglikha ng Diyos sa sanlibutan. To live together forever with God. Upang mabuhay tayo na magpakailanman nakasama ang Diyos. But let's consider the case in the Garden of Eden. Pero pag-isipan po natin yung nangyari doon sa halamanan ng Eden. Because of their sin, commit sin. Therefore, the curse on human has been started. Dahil sa kasalanan nila doon sa halamanan ng Eden, kaya yung sumpa ay nagpasimula. Although God wanted to save the people from the sin, that's why God gave the opportunity to survive through the Noah's Ark.
At dahil nais ng Diyos na bigyan sila ng pagkakataon na mabuhay, kaya nga binigyan sila ng pagkakataon ng Diyos sa pamamagitan ng daong Ninuwe. But let's think. Why did God judge the human with the flood? Let's think. Subalit, pag-isipan po natin, bakit hinatulan ng Diyos yung tao sa pamamagitan ng baha? There are two reasons. First reason is because of their dirty sin. May dalawang dahilan. Una po, dahil sa kanilang mga maruruming kasalanan. And second reason, although God tried to give them a chance to survive through the Noah's Ark, but they ignored God's salvation and mercy. At yung pangalawang dahilan, bagaman sinubukan ng Diyos na bigyan sila ng pagkakataon na maligtas sa pamamagitan ng daong Ninuwe, gayunpaman, binaliwala nila yung pagliligtas ng Diyos at ang habag ng Diyos. One more, let's think about the history of Israel. Isa pa po, pag-isipan din natin yung kasaysayan ng Israel. Israel also, because of their great sin before God. Ganun din, yung Israel dahil sa kanilang malaking kasalanan sa harapan ng Diyos. Also, Israel people, they killed Jesus Christ, even though Jesus Christ is the Son of God. Ganun they killed. Din, yung mga Israelita, pinatay nila si Jesus, bagaman si Jesus ay anak ng Diyos. So, among all these events, there is one thing in common. Kaya, sa lahat ng mga pangyayaring ito, mayroong isang bagay ang magkakapareho sila. It is sin before God. Ito po yung kasalanan sa harapan ng Diyos. That is why Ecclesiastes chapter 12, verse 13, one more time, Bible says, let's read together. 3, 2, 1. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang utos, sapagat ito ang buong katungkulan ng tao. That's why Bible says, keep His commandments. Kaya nga, sinasabi ng Biblia na sundin mo ang kanyang mga utos. Everyone. What does it mean? What is the real God's commandment to human nowadays? Kaya tayong lahat po dito, ano ba yung tunay na kautusan ng Diyos sa panahon natin ngayon? Nowadays, what is the real true the God's commandment nowadays for us? Para sa atin, sa panahon ngayon, ano ba yung tunay na utos ng Diyos? Keep the God's commandment means nowadays means we have to get salvation. Kaya sundin mo ang kanya mga utos, ibig sabihin ito, kailangan nating magkaroon ng kaligtasan. We must be saved. Kailangan nating maligtas. This is the God's commandment nowadays. Ito yung pinag-uutos ng Diyos sa panahon natin ngayon. Why? Bakit? 1 Timothy chapter 2 verse 4, God our Savior, who wants all men to be saved. It is God's commandment. Dahil sinasabi dito sa 1 Timoteo chapter 2 verse 4, ang Diyos nating tagapagligtas na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas. You know, why we must be saved? Why we have to get salvation? Why? Alam niyo ba kung bakit kinakailangan nating maligtas at kinakailangan nating magkaroon ng kaligtasan? Why? Bakit? After death, there is God's judgment. Dahil pagkatapos ng kamatayan ay mayroong paghuhukom ng Diyos. It's not lie. Hindi ito kasinungalingan. Totoo ito. Because we come to know, we realize the Bible is true. Dahil naunawaan natin na ang Biblia ay totoo. So, Hebrews chapter 9, verse 27, let's read together. 3, 2, 1. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Seriously, this, we have to think, we have to consider about that, God's judgment. Kailangan nating pag-isipan ito ng seryoso ang patungkol sa paghuhukom ng Diyos. After that, there will be judgment. At pagkatapos nito ay ang paghuhukom. It's not a joke. Hindi po ito biro. Why? Bible is the word of God and Bible is true because of that reason. Bakit po? Dahil ang Biblia ay salita ng Diyos, ang Biblia ay totoo. And we must know how serious human sins is inside of God. At dapat din nating malaman kung gaano kaseryoso yung kasalanan ng tao sa harapan ng Diyos. Because of our sin problem, that's why Bible says, dahil sa problema natin sa kasalanan, kaya nga sinasabi ng Biblia, Revelation chapter 20, verse 12, let's read together. 3, 2, 1. At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ang mga aklat. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. God explained about the God's judgment
through the Bible. Kaya ipinaliwanag ng Diyos ng detalyado ang patungkol sa paghuhukom niya dito sa Biblia. And one more, Revelation chapter 20, verses 14 hanggang 15 or so. Let's read together. 3-1, ang kamatayan at ang Hades ay tinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. At ang sinumang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. According to the word of God, we come to know the sinner cannot enter kingdom of God. Ayon sa salita ng Diyos, naunawaan natin na ang makasalanan ay hindi makakapasok sa kaharian sa langit. So, like the word of God, we will face the God's judgment. Kaya gaya na after we dead. Gaya na sinasabi ng salita ng Diyos, tayo po ay tatayo sa harapan ng paghuhukom ng Diyos pagkatapos ng kamatayan. After this is judgment, according to the Bible, God will judge you for your sins, about your whole sins, what you have committed. Kaya sa harapan po ng paghuhukom na ito, hahatulan kayo ng Diyos para sa lahat ng inyong mga kasalanan sa buong buhay ninyo na ginawa ninyo. When you stand before God, you cannot deceive God. Kapag tumayo kayo sa harapan ng Diyos, ay hindi niyo magagawang lokohin ang Diyos. According to your the sin, God will judge you. Ayon sa ginawa ninyong kasalanan, ay hahatulan kayo ng Diyos. So, Bible says about the people who try to deceive God before God's judgment. Kaya sinasabi ng Diyos dun sa mga taong sinusubukan nilang dayain ng Diyos sa harapan ng paghuhukom. First of all, let's we see the Matthew chapter 7. I'll show you the one of video clip because I think that some people, they feel sleepy. Kaya una sa lahat, ipapakita ko muna sa inyo ang isang video clip kasi marahil yung iba ay inaantok na. When I mention there are someone who feels sleepy, that time somebody nang binanggit ko po na mayroong inaantok na, sa sandaling iyon, yung mga inaantok, biglang nagising. Although now, you can feel sleep, but when you enter the kingdom, after you enter the heaven, hell, you cannot feel sleep because they are a terrible place. Bagaman ngayon ay nakakaramdam kayo ng antok, subalit, kapag pumasok na kayo sa impyerno, ay hindi na kayo makakaramdam ng antok doon. Bakit? Yun ay napaka-teribling lugar. All of us, we will stand before God's judgment. And we will see that sin about that seems like video clip. Kaya tayong lahat ay haharap sa paghukom ng Diyos at makikita natin ang gaya ng tagpong ito sa video clip. I show you video clip. Papakita ko po sa inyo isang video clip. It is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. But we are all as an unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags, and we all do fade as a leaf, and our iniquities, like the wind, have taken us away. It is a fearful thing to fall into the hands of an angry God. After death, his soul is immediately taken to hell to wait for God's terrible judgment. All because he rejected God's love gift of eternal life. The time is coming. It is called the great and terrible day of God's judgment. When all who died in their sins will be called to appear before the Lord Jesus Christ to be judged. The Word of God says, "And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. And another book was opened,
which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. Every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. When it is over, God will ask an angel to open the book of life to see if your name appears. The angel will look and say, "That name does not appear, Lord." And God will say, "Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. And these shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire." The Bible says, "And the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they have no rest, day or night, forever." Ask yourself, if you are not yet born again yet, if you are not yet get salvation, you cannot be free from the judgment of God. Kaya tanungin ninyo ang inyong mga sarili, kung hindi pa kayo naipanganak na muli, kung hindi pa kayo nagkaroon ng kaligtasan, kung gayon ay hindi pa kayo napalaya sa inyong mga kasalanan, sa kamatulan. When you stand before God, although you say to God, "Oh Lord God, I love you, I like you, I got salvation," although you mention to God, but inside of God, if you are still a sinner inside of God, God will say to you, you cannot deceive God. Kapag tumayo na kayo sa paghukom ng Diyos, bagaman sinasabi ninyo na mahal kita o Diyos, at sinasabi ninyo na naligtas na kayo, subalit, kung sa harapan ng Diyos ay isa pa rin kayong makasalanan, kung ganun, sinasabi niya, lumayo kayo sa akin. God will say to you like this. It is. God will say to you like this. Matthew chapter 7, 27. Ganito po yung 23. Sasabihin sa inyo ng... Let's read together. Basahin po natin. 3, 2, 1. "Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, 'Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan?" Many people will say to God in the day, "Oh Lord, Lord, I did something good things in order to go to heaven." Kaya sa araw na yun, marami yung magsasabi sa Panginoon, "Panginoon, gumawa ako ng maraming bagay para makapunta sa langit." "Yeah, I did good things, many things for in order to go to heaven." Gumawa ako ng maraming mabuting bagay, maraming bagay para makapunta sa langit. But if you have an experience that you commit sin, God will say to you like this. Subalit, kapag nakagawa kayo ng naranasan ninyong gumawa ng kasalanan, ganito po yung sasabihin this sa inyo ng Diyos. This verse is very important for you. Ang talatang ito ay napakahalaga sa inyo. Let's read together. 3, 2, 1. "At kung magkagayon ay ipahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan." Yeah. "I will declare to you, I never knew you. Depart from me. Depart from me. You have to go to hell, not heaven." Ipahayag ko sa kanila, "Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin." Ang ibig sabihin ng lumayo kayo sa akin ay mapupunta kayo doon sa impyerno, hindi sa langit. So you who practice lowliness means, if you have ever experienced that committing sin instead of God, you are a sinner, not son of God. Kayong mga gumagawa ng kasamaan, ibig sabihin nito, kung naranasan lang ninyo na gumawa ng kasalanan, kayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. That's why we are the problem is a sin problem. Kaya maging tayo rin, yung problema natin ay ang kasalanan. Between God and us, there is our sin.
sa pagitan natin at ng Diyos ay nandoon ang kasalanan. That is why no matter how many times you attend a church or how many times you do good things and you have nothing to do with God until you solve your sin problem. Kaya nga, gaano man karaming beses kayo na pumupunta sa church, gaano man karaming beses na gumawa kayo ng mabuting gawa, ay wala itong kinalaman sa Diyos maliban na malutas ninyo ang inyong problema sa kasalanan. That's why do not misunderstand. Isaiah chapter 59 verse 12 or 2 or so, Bible says, let's read together. 3, 2, 1. Ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo, anupat siya ay hindi nakikinig. The reason why, although we want to go to heaven, we desire want to go to heaven, but why, the reason why we cannot go to heaven, because of your sin problem. Kaya bagaman gusto natin, ninanais natin na pumunta sa langit, pero yung dahilan kung bakit hindi tayo pwede ay dahil sa kasalanan. That's why, because of your sin problem, God will not listen your request. Kaya nga, dahil sa inyong mga kasalanan, ang Diyos ay hindi makikinig sa inyong hiling. That's why Bible says, are you ready to go to heaven? Kaya sinasabi ng Biblia, handa na ba kayo na pumunta sa langit? Amos chapter 4 verse 12 said, therefore, thus will I do to you, O Israel, because I will do this to you. Prepare to meet your God. Kaya gaya na sinasabi dito sa Amos chapter 4 verse 12, kaya't ganito ang gagawin ko sa iyo, O Israel, sapagkat aking gagawin ito sa iyo, humanda ka sa pagsalubong sa iyong Diyos, O Israel. Prepare to meet God means, did you get salvation? Kaya yung humanda ka, humanda sa pagsalubong sa iyong Diyos, ibig sabihin nito, nagkaroon ka na ba ng kaligtasan? Are you ready to meet God? Handa na ba kayo na sumalubong sa Diyos? It means, are you born again, truly? Ibig sabihin nito, talaga bang tunay na ipanganak kang muli? If you are not sure, still you are sinner inside of God. Kung hindi ka pa sigurado, ikaw pa rin ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Last month, I visited Korea for 3 days in March that time. Kaya nung nakaraan po, nung March, bumisita po ako ng Korea sa loob ng 3 araw. I went to the one of the hospital to check my physical body. Pumunta ako ng ospital upang ipasuri yung aking katawan. It is a real history. Ito po ay tunay na kwento. When I visit Korea, when I check the body condition, that time the doctor said, I found the cancer in your neck. Kaya nung bumisita ako sa ospital para magpa-check up, sinabi sa akin ng doktor, nakita ko na may cancer ka sa iyong leg. Doctor said to me, sinabi ito sa akin ng doktor, we found out your cancer cell in your body. Na nakita ko na mayroon kang cancer cell sa iyong katawan. In order to continue to survive, the doctor advised to me to remove this cancer cell. Para magawang mabuhay ka ng patuloy, kinakailangan na maalis yung cancer cell sa iyo. That's why last month, I visited again the Korea to check again. Kaya nung nakaraang buwan, bumisita po ulit ako sa Korea upang ipa-check up ulit. But after check again, the doctor and said to me again, there is no cancer. Subalit nung i-check up ulit ng doktor, sinabi sa akin ng doktor ay wala na yung cancer. Already gone. Nawala na. That's why I'm so happy. Kaya ako po ay masayang-masaya. Isn't it? Di po ba? How did I know? Because of check the body condition. Paano ko po ito nalaman? Dahil sinuri ako check up sa aking katawan. Likewise, through the word of God, we have to check our status, whether we go to heaven or not. Kaya nga po, sa pamagitan ng salita ng Diyos, kinakailangan nating suriin yung ating kalagayan kung tayo ay pupunta sa langit o hindi. Picture. Gaya po ng larawang ito. Inside of God, before God, you are a sinner or righteous man. You have to check through the Bible. Kailangan ninyong suriin sa pamagitan ng Biblia kung sa harapan ng Diyos kung kayo ba ay makasalanan o matuwid. Likewise, this time, this third session, you must check yourself before the Bible through the word of God. Kaya gaya po nito, kailangan nating suriin yung sarili natin sa harapan ng salita ng Diyos.
So, Bible says, Matthew chapter 7, verse 18 hanggang 20, and verse 20, Matthew chapter 7, verse 20, let's read together. 3, 2, 1, kaya't makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. So, therefore, by their fruits, you will know them. Kaya't makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. So, for example, look at the screen. Kaya, halimbawa po, tingnan niyo po yung screen. What kind of tree is this? Anong puno po ito? Actually, all Filipino, they know that. Sa katunayan, lahat ng Pilipino, alam nila ito. But you know, the foreigner, especially the Korean, they do not know. Pero yung mga foreigner, what kind of tree is this? Gaya po ng Koreans, ay hindi nila alam kung anong puno ito. What kind of tree is this? Anong puno po ito? Banana. Opo, saging. Through the fruit, many people, they come to know they, what kind of tree is this. Kaya sa pamamagitan ng bunga, marami mga tao nalalaman nila kung anong puno ito. Which tree? What kind of tree is this? Ito po, anong klase ng puno ito? What tree? Anong puno po? How did you know? Paano ninyo nalaman? Through the fruit. Sa pamamagitan ng bunga. What kind of tree is this? Anong puno ito? Because already you seen the fruit, mango. Nakita na ninyo ang bunga ay mangga. Through the fruit, we able to know the tree. Kaya sa pamamagitan ng bunga ay malalaman natin kung anong klase ng puno. Yeah. Through the mango tree, the fruits, we able to know the tree. What kind of tree is this? Kaya sa pamamagitan ng bunga na mangga ay malalaman natin kung anong klase ng puno ito. Likewise, Matthew chapter 7, verse 16, you will know them, the trees, by their fruits. Kaya ang sinasabi po dito, makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Inside of God, what kind of tree you are? Sa paningin ng Diyos, anong uri kayo ng puno? Think. Pag-isipan ninyo. That's why Matthew chapter 7, you have to know what kind of tree you are inside of God. Kaya nga sa pamamagitan ng Mateo chapter 7, ay kailangan ninyong malaman kung anong klase ng puno kayo. So think, Matthew chapter 7 verse 18 hanggang 20, one more time, let's read together. 3, 2, 1, hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno, at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Bawat puno na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. If it is not good tree, God will cut down and throw into the hell fire. Kung ito ay hindi mabuting puno, ang Diyos po ay puputulin niya ito at itatapon sa apoy. It means you have to check inside of God. You are good tree or sin tree. Kaya ibig sabihin po nito, sa harapan ng Diyos, kailangan ninyong suriin kung kayo ba ay mabuting puno o makasalanan na puno. Look at the screen. Tingnan niyo po yung screen. The meaning of a sinner means there are one seed. Ang ibig sabihin po ng makasalanan, parang ganito po. Meron po ditong isang binhi. One seed become tree and bear that tree. At yung binhi, o buto na ito ay naging puno at nagbunga. Okay. The tree bear the apples. So what kind of tree is this? At ang puno na iyon ay nagbunga ng mansanas. Kaya anong puno po ito? Apple tree. Opo, puno ng mansanas. Likewise, if you are a sin seed. Kaya gaya po nito, kung kayo ay isang binhi ng kasalanan. If you are a sin seed inside of God, after you grow up, you became sin tree. Kung kayo ay binhi ng kasalanan sa paningin ng Diyos, pagkatapos sin na lumaki. Tree means sin a sinner. Kung iyo ay magiging puno ng kasalanan, ang ibig sabihin po ng puno ng kasalanan ay makasalanan. Seems like the sin tree, the sinner bear the fruits of sin. At gaya po ng puno, yung makasalanan ay magbubunga ng kasalanan. What kind of fruits are you bearing? Anong uri ng bunga ang ibinubunga ninyo? If you cannot stop the commit sin, remember you are the sin tree. Kung hindi ninyo magawang tumigil sa paggawa ng kasalanan, kayo ay
puno ng kasalanan sa harapan ng Diyos. It is what God say to us. Ito yung sinasabi sa atin ng Diyos. There are three kinds of sin tree. Meron po ditong tatlong uri ng puno ng kasalanan. Among sin tree, three sin trees. One sin tree, they bear a lot of sin fruit. Dito po sa tatlong puno ng kasalanan, meron ditong isa na napakaraming bunga na kasalanan. And second sin tree, they bear only three sin fruit. At yung pangalawang puno ng kasalanan ay tatlo lang yung bunga. And last one, the sin tree, they bear the only one sin fruit. At yung panghuli ay isa lang yung bunga na kasalanan. Question. Tanong. Among three trees, which church is a sin tree? Kaya sa tatlong puno ng kasalanan na ito, which tree is a sin tree? Alin dyan yung puno ng kasalanan? Among three. Dyan sa tatlo. Number one. Dalawa. Second. Yung pangalawa. And third. O pangatlo. Yeah, you are very smart. Matalino kayo. Or. Lahat. All three are the sin tree inside of God. Lahat ng puno na ito ay puno ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Because you are very smart, we are able to know, we can catch it. Whether you bear sin fruit a lot or small, inside of God, you are already sin tree. Dahil matalino kayo. Bagaman nagbubunga kayo ng marami o kaunti, sa paningin ng Diyos, kayong lahat ay puno ng kasalanan. Do you know what does it mean, sin tree? Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng puno ng kasalanan? Sin tree seems like the sinner inside of God. Yeah. Sinner cannot enter the heaven. Yung puno ng kasalanan sa paningin ng Diyos ay makasalanan. At yung makasalanan ay hindi makakapasok sa langit. Sinner, God doesn't allow enter kingdom of heaven. Ang makasalanan ay hindi ipapahintulot ng Diyos na makapasok sa kaharian sa langit. So through the third session this time, you have to check yourself. You are sinner or not inside of God. Kaya sa pamamagitan ng ikatlong session natin sa oras na ito, kailangan ninyong suriin ang inyong sarili kung kayo ay makasalanan o hindi. Please, you have to overcome devil's affection. Kaya pakiusap. Kailangan ninyong mapagtagumpayan. Sleep. Please pagpapaantok sleep. Sa inyo ng Diablo. Pakiusap. Sleep. Do not listen. Natulog ka. Huwag kang makinig. Don't listen. Huwag kang makinig. You have to overcome. Feel sleepy. Kailangan ninyong mapagtagumpayan yung pakiramdam ninyo na inaantok. Listen. Are we chapter 51 verse 5? Let's read together. 3, 2, 1. Narito, ako'y pinanganak sa kasamaan at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. What is meant? Anong ibig sabihin ito? Behold, I was born first in the iniquity and in sin my mother conceived me like that. Narito, ako'y pinanganak sa kasamaan at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Like this. Gaya po nito. My mother, she was the sinner, sin tree. That's why my mother bears sinner kaya, like me. Dahil yung nanay ko, siya po ay makasalanan, kaya nga yung ibinunga niya ay makasalanan. Ako po yun. I was brought first in iniquity. What does it mean? Ako'y pinanganak sa kasamaan. Ano pong ibig sabihin ito? Bible teaches that I am sinner before I was born because of father, parents. Tinuturo sa atin ng Biblia na ako ay makasalanan na bago pa ako ipanganak. Actually, me, we are sinner inside because why? Because of my father, my mother, he bear me the fruits, like his fruits. Ako po ay makasalanan dahil yung nanay at tatay ko ay ibinunga nila ako na bilang sila ay puno ng kasalanan. If we are sinner, my father was sinner. My father, grandfather, 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 grandfather was sinner. Kung ako ay makasalanan, yung nanay at tatay ko ay makasalanan, ganun din yung lolo, ng kalululuhan natin ay makasalanan. Who were our first ancestor? Sino ba yung ating pinaka ninuno? Adam. Si Adan. As we know, Adam also, he was a sinner inside of God. Gaya ng alam po natin, si Adan, siya rin po ay makasalanan sa harapan ng Diyos. When God created Adam and Eve, they were not sinner.
Noong likhain sila ng Diyos si Adan at si Eva, sila ay hindi makasalanan. Because of they ate, they disobey the God's commandment. They commit sin. That's why they became the sinner. Dahil sa pagkain nila, pagsuway nila sa utos ng Diyos, sila ay naging makasalanan. Brothers, sisters, everybody, also, let's read together. Basahin po natin yung nakalagay sa screen. For in that day that you eat of it, you shall surely die. God commanded them, do not eat the fruit, but they disobeyed. They ate the fruit. That's why they commit sin. Iniutos nila sa kanila ng Diyos na huwag kakainin ang bunga na iyon, subalit sumuway sila at kinain nila iyon. That's why their status, they changed it. Their status, they became the sinner inside of God. Kaya ngayong kalagayan nila ay nabago. Sila ay naging makasalanan sa harapan ng Diyos. So, Matthew, Romans chapter 5, verse 12. Kaya dito po sa Roman, chapter 5, verse 12. Because then reason, let's read together. 3 to 1. Kaya't kung paanong sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sa pamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Therefore, just as through one man, Adam, sins entered the world, because of Adam, all of us, we became sinners. Kaya dahil po kay Adan, tayong lahat ay naging makasalanan. It is what God say to us. Ito yung sinasabi sa atin ng Diyos. Because them reason, we cannot stop committing. Kaya dahil dito, hindi natin magawang tumigil sa paggawa ng kasalanan. Because of our sin. Dahil sa ating kasalanan. We cannot enter kingdom of heaven. Tayo ay hindi makakapasok sa kaharian sa langit. It means after we die, we have to go to hell because of our sin. Ibig sabihin nito, pagkatapos ng kamatayan natin, tayo ay pupunta doon sa impyerno dahil sa ating mga kasalanan. This way, let's read together Psalm chapter 58, verse 3 to 1. Ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Silang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay naliligaw mula sa pagkapanganak. Because of that reason, according to the Bible, the baby, the child is born with a simple nature. Yeah, dahil lang ito, yung sanggol ay pinanganak na mayroong likas na pagkamakasalanan. So, Proverbs chapter 26, verse 23 hanggang 24 or so, the Bible says, let's read together. 3 to 1, ang mapupusok na labi at masamang puso ay parang sisidlang lupa na nababalot ng dumi ng pila. Ang namumuhi ay nagkukunwari sa pamagitan ng mga labi niya at siya ay naglalagay sa puso niya ng daya. Because of that reason, although you look very pogi and maganda, it's like the angels, but you have dirty mind. Bagaman, mukha kayong mga... Simple nature. Mukha kayong gwapo, maganda, mukhang anghel, pero sa paningin ng Diyos, kayo ay mayroong makasalan ng anyo. Because all men are different inside and outside. Lahat ng tao ay iba sa kanilang panlabas at sa kanilang panloob. For example, halimbawa, hey, guys, you are very pogi. Oh, ikaw, napakagwapo mo. But pangit. Pero pangit naman talaga. Each other, please say, you are very pogi, you are maganda. Yeah. Please say. Sabihin niyo sa isa't isa, maganda ka at pogi ka. Say, each other. Sabihin niyo, you are very pogi. Napaka-pogi mo. Napakaganda mo. Question. Pero tanong. Really, do you think so? Talaga ba? Ganito yung iniisip niyo sa kanila? No. Pero hindi. That's why the Bible says, distinguish it with his leaves and lays up deceived within himself. Kaya nga sinasabi ng Biblia, nagkukunwari sa pamagitan ng mga labi niya at siya ay naglalagay sa puso niya ng daya. Do you know, although we can deceive others, but we cannot deceive God, God can see in our heart, dirty heart. Tandaan niyo po ito, bagaman magagawa ninyong dayain yung iba, subalit ang Diyos, naaalala niya, nakikita niya yung ating maruming puso. Remember, God can see not only our appearance, but also our inside heart. Tandaan niyo po ito,
na nakikita ng Diyos hindi lamang yung ating panlabas na anyo, kundi maging yung ating, yung loob ng ating puso. Because of that reason, Bible says, Isaiah chapter 59 verse 12. Let's read together. 3 to 1. Sapagkat ang aming mga pagsuway ay dumami sa harapan mo, at ang aming mga kasalanan ay nagpapatotoo laban sa amin. Sapagkat ang aming mga pagsuway ay kasama namin, at ang sa aming mga kasamaan ay nalalaman namin. That's why don't deceive God through your appearance. Kaya huwag ninyong dayain ang Diyos sa pamamagitan ng inyong panlabas na anyo. Honestly, sincerely, we must know how evil we are before God. Kaya nang may katapatan, kailangan nating ipakita yung ating sarili sa Diyos. Because already God knows your dirty heart. Dahil alam na ng Diyos ang inyong maruming puso. So, Proverbs chapter 26, 25 or so, let's read together. 3 to 1, kapag magiliw siyang magsalita, huwag mo siyang paniwalaan, sapagkat sa kanyang puso ay may pitong karumal-dumal. Yeah, Bible says there are seven abominations in our heart. This way, let's we check one by one. Opo, sinasabi ng Biblia na sa puso natin ay mayroong pitong karumal-dumal. Kaya nga, suriin po natin na ito ng isa-isa. This is what seven kinds of abomination in our heart. Ganito po yung pitong karumal-dumal sa loob ng puso natin. Yeah. Peacock, goat, pigs, turtle, and tiger, and snake, and frog. Ito like po this. Ay gaya ng peacock, ng kambing, baboy, ng pagong, ng tigre, ng ahas, at ng palaka. That's why seven kinds of simple nature we have in our heart, like the animals. Kaya gaya po nito, meron tayong pitong uri ng kasalanan na gaya ng mga hayop sa loob ng puso natin. That's why we cannot stop committing. We bear every day the fruit of sin. Kaya nga hindi natin magawang tumigil sa paggawa ng kasalanan at tayo po ay gumagawa o nagbubunga ng kasalanan araw-araw. Yeah, let's we check one by one so that we able to know we are our status inside. Kaya tingnan po natin ito ng isa-isa upang malaman natin yung katayuan natin sa harapan ng Diyos. First, una, what's this? Ano po ito? Chicken? Manok? Do you feel sleep? Oh, inaantok na kayo. Peacock. Peacock po. Peacock symbolize the boasting, proud. Kaya yung peacock, sumisimbolo po ito sa pagiging pagmamalaki. All men, they desire to being the rich man. Lahat ng tao, gusto nila na maging mayaman. When I came to the Philippines first time, I found out so many Filipinas, they bring the expensive bag, Louis Vuitton and Chanel. Kaya nung like unang beses ko po na pumunta dito sa Pilipinas, napakaraming mga Pilipina. Dala-dala nila, suot-suot nila yung mga mamahaling bag, gaya ng Louis Vuitton and Chanel. Even young girls, so they bring the Chanel and Louis Vuitton bag. Maging yung mga munting babae, mabata, dala-dala rin nila yung Chanel na bag. Please hands up if you have the Chanel bag and Louis Vuitton bag. Pakitaas po ang inyong kamay kung meron po kayong Louis Vuitton na bag o kaya naman Chanel. I think all of you have already. Sa tingin ko, kayo lahat ay meron. Is it original or imitation? Original ba yan o peke? Why? Bakit? Because I don't have money. We don't have money. Dahil wala naman tayong pera. Although we cannot purchase, buy the original brand new. Why? Bagaman, you have to buy the fake. Bagaman wala tayong pera na pambili ng original, pero bakit kinakailangan nating bumili ng peke? In your heart, you have bursting mind. Dahil sa loob ng puso ninyo, meron kayong kaisipan ng pagmamalaki. The Bible says, that is the fruit of sin inside of God. Sinasabi ng Biblia, yan po ay bunga ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Boasting and proud means that is fruit of sin inside of God. Enough to go to hell. Kaya yung pagmamayabang, pagmamalaki, yan po ay bunga ng kasalanan at ito po ay masama sa paningin ng Diyos. That's why Bible says James chapter 4 verse 16, let's read together. 3 to 1.
Subalit ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. That's why boasting is a sin inside of God and it make other commit sin. Kaya nga po yung pagmamalaki, ito po ay kasalanan sa harapan ng Diyos at rin ay nagdudulot ng kasalanan para sa iba. And second, pangalawa, like a good mind. Gaya ng kaisipan ng kambing. The animal good symbolize stubborn. Yung hayo po na kambing, sumisimbolo po ito sa pagiging matigas ang ulo. Even you and I, even we also, there are also stubborn mind like a goat in our heart, including me. Maging tayo po, ako, maging tayong lahat, meron din tayong kaisipan na gaya ng kambing na matigas ang ulo. Do you know, a goat will never give up his stubbornness unless it get it is away. Alam niyo ba na yung kambing, kailanman ay hindi mababali yung kanyang katigasan ng ulo, maliban na lang na ito ay kung masunod na yung gusto niya. Even other huge, big, the great, the animal also, other animal, even big size, they tend to obey. Maging yung malalaking hayop, sila po ay sumusunod. Cow also. Yung baka. Follow. Pag sinabi na sunod. The owner say to cow, even the big size, the cow say, moo. What does it mean, moo? Ano pong ibig sabihin ng moo? I will follow. Susunod ako. Moo means. Yun po ibig sabihin ng moo. Horse also, horse. Maging yung kabayo. Very big, huge size. Napakalaki. What does it mean? Ano pong ibig sabihin nun? Miss, I will follow. Susunod ako. But good. Pero yung kambing. Even though the good has the small body, but very stubborn. Bagaman maliit yung katawan, pero napakatigas ang ulo. Follow me. Sumunod ka. I will not follow you. Hindi ako susunod. Against. Laban siya sa may-ari. Why? Bakit? Good has stubborn nature. Yung kambing po, meron siyang likas na pagiging inside matigas ang ulo. The problem is we have a simple nature, the stubbornness. Sa paningin ng Diyos, ito po yung problema. Dahil meron din tayong pagiging matigas ang ulo. Like, since the baby born that time, the child has the simple nature, yeah. Like the stubbornness. Mula ng ipanganak yung sanggol, meron na siyang pagiging matigas ang ulo. Don't cry. Huwag kang iyak. I will cry. Iiyak ako. The parents, mother, hide. Pero yung magulang, yung nanay, nagtago. 3, 2, 1. What is it, man? Ano pong ibig sabihin ito? Since we was born, actually we already have that mind, stubborn, the fruits of sin. Mula nang tayo ay pinanganak, mayroon na tayong ganong kaisipan na pagiging matigas ang ulo na bunga ng kasalanan. Don't forget, remember, stubbornness also inside of God, that is fruit of sin. Tandaan enough to go to hell. Tandaan niyo po ito. Sa paningin ng Diyos, ito pong katigasan ng ulo ay bunga rin ng kasalanan na dapat mapunta sa impyerno. Bible says, this one, Romans chapter 2, verse 5, let's read it together. 3, 2, 1. Ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Ask yourself, can you go to heaven? Tanungin ninyo ang inyong sarili, makakapunta ba kayo sa langit? Yeah, we are not sure. Hindi tayo sigurado. Just we want. Gusto lang natin. But we are not sure. Pero hindi tayo sigurado. And Lucifer also. Ngayon regarding din, Lucifer mind also. Patungkol din sa, mayroon din kaisipan ito ng mapagnasa. That is the fruit of sin. Sa paningin ng Diyos, ito rin ay bunga ng kasalanan. Also, good also has Lucifer eyes. Yung kambing rin po, meron din itong mata na mapagnasa. My trademark.
People are very prosper as much as good. Yung mga tao ay higit na mapagnasa kaysa mga kambing. Like that. Gaya po nito. What is this old gentleman looking for? Ano po ba yung inahanap ni Tatang? Is he looking for the price of the picture frame? Hinahanap niya ba yung presyo nitong picture frame? How much is this? Like that? Magkano kaya ito? Ganun po ba? I didn't think so. Tingin ko po hindi. When a beautiful girl or husband passed by, many people, they see like the, oh. Kapag may napadaan na magandang babae o kaya gwapong lalaki, yung mga tao sinasabi, oh. Oh, like that. Oh. Oh, very handsome. Oh, napakagwapo. Oh, very maganda. Oh, napaganda. Oh, like that. Oh, ganito po. Why? Bakit? Have you ever experienced? Naranasan niyo na ba ito? Why are you love? Why? Bakit kayo tumatawa? Every day you are doing like that. Dahil araw-araw ganito yung ginagawa. Why? What does it mean? Ano pong ibig sabihin nito? You are sinner. Kayo ay makasalanan. That's why Lucifer also inside of God, that is the fruits of sin. Kaya maging yung mapagnasa sa paningin ng Diyos, yan rin ay bunga ng kasalanan. The Bible says, 2 Peter chapter 2, verse 14, everybody, let's read together, 3, 2, 1. May mga mata silang puno ng pangangalunya at hindi mapuknat sa pagkakasala na kanilang inaakit ang mahihinang kaluluwa. May mga puso silang sanay sa kasakiman, mga anak na isinumpa. You know, only imagine, only thinking also already we committed, have committed already. Alam niyo po ba, yung iniisip lang, ini-imagine niyo lang ito, ito ay nagawa na ninyo na kasalanan. What is this? Ano po ito? Baboy? Actually, we also have our mind similar like our baboy. Sa katunayan, tayo rin ay mayroong ugali na gaya ng sa baboy. The baboy symbolized the greedy. Yung baboy po ay sumisimbolo sa pagiging sakit. So inside, well, we also with greediness in our heart. Kaya sa paningin ng Diyos, tayo rin ay mayroong kasakiman sa ating puso. Pusa. Ito po ay pusa. What they are doing now? Ano yung ginagawa nila? Because they each other, they are thinking, more than my foot. Beside the food is more big size. Dahil iniisip nilang dalawa na yung sa kabila na lagayan ng pagkain ay mas marami kaysa yung sa kanila. That also inside of God, fruits of sin. Yan din po sa paningin ng Diyos ay bunga ng kasalanan. You know, that's why Bible says James chapter 1. Let's read together. 3:1. At kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, kapag malaki na, ay nagbunga ng kamatayan. Desire means greedy. Greedy has conceived. It gave birth in sin. Kaya yung pagnanasa, ibig sabihin ito ay kasakiman. And then we have like a nature of a tiger. At gaya rin po nito, meron din tayong ugali na gaya ng sa tigre. Tiger means the angry. Kaya, feels. Yun po ay yung tigre po ay napupuot, mabangis. When I came to Philippines, some Koreans say to me, advise to me, do not hurt heart the Filipino. Kaya yung nung unang beses ko na pumunta dito sa Pilipinas, yung ibang Korean sinasabi niya sa akin, wag mong pakialaman o wag mong saktan yung puso ng mga Pilipino. Many Koreans advise to me, and say to me, most of them Filipino, they are a very humble person, very friendship. Sinasabi sa akin ng mga Koreans na karamihan sa mga Pilipino, sila po ay talagang palakaibigan. Do you think so? Ano po sa tingin ninyo? I think so. Sa tingin ko po, most of them Filipino, they are a very humble person. Karamihan sa mga very Pilipino, kind. Pilipina, mapagpakumbaba, mabait. But do not touch their pride. Pero sinabi nila sa akin, ngunit, wag mo lang kakantiin ang kanilang pride.
they may have guns. Maaring meron silang baril at bariling ka na lang. It means it is natural to become angry if someone keep messing. Ibig sabihin nito na natural na magagalit ka kapag merong nanggugulo sa inyo. Don't touch it. Huwag mo akong galawin. Do not touch. Huwag mo akong hawakan. If we keep going the touch again, kung patuloy na hinahawakan, he may kill. Maaari niyang patayin yung gumugulo sa kanya. Like this. Gaya po nito. And then next, what's this? Ano po ito? Spent. Aha, serpent, like the snake. People lies naturally as if they were eating. Yung mga tao po natural na nagsisinungaling na para bang sila ay gaya ng pagkain. People also have a cunning mind like a snake. Ang mga tao rin po ay mayroong tuso na kaisipan na gaya ng sa ahas. How many times are you lying every day? Gaano karaming beses kayo nagsisinungaling sa isang araw? Please hands up. Pakita more sa than 100. Na mahigit less sa isang than 100. Daan. O mababa sa isang daan. Okay, less than 10. O mababa sa 10 times. So many people, they already hand up. Are you lying every day? Less than 10 times in a day? Nagsisinungaling ba kayo sa loob ng isang araw na mababa sa 10? I will show you a video clip. Papakita ko po sa inyo isang video clip. Han 대학의 조사에 따르면 사람은 8분의 한 번꼴로 하루에 약 2. How many time? 일랑 베세 스포? In a day average how many time? 일랑 po yung average isang araw? 일랑 beses? Those already hands up, already you have one more time lie you. Yung mga nagtaas ng kamay, dinagdagan niyo pa ang inyong kasinungalingan.부인의 의뢰 사실을 전혀 모른 채 검사실로 향하는 이혁재 씨. 네, 저 이혁재입니다. 조사 받으러 왔는데요. 드디어 검사실. 이런 게 솔직해. 네, 솔직하게 나. 이런 게 솔직한 게 나. 당신은 아내 말고 다른 여자에게 눈을 돌린 적이 있습니까? 무척 난감한 표정인데 과연 대답은? 아니요. 아니요? 아니요. 그러나 그렇게 사정없이 올라갑니다. 맞아요, 맞아요. 당신은 남의 차를 긁고 도망간 적이 있습니까? 아니요. 아니다? 그렇지만 그래프는 상상하고만 합니다. 당신은 아내가 모르는 비상금을 가지고 있습니까? 아내가 모르는 비상금을 가지고 있습니까? 오늘 부인이 연기한 바로 그 질문. 아니요. 이혁재 씨의 대답과는 다르게 그래프는 쭉 올라가는데요. 와, 저때 뜨끔하다. 그래서 비상금 올라갔어요. 비상금 있죠? 저때. 여기 다 나와요. 여기 다 나와요. 이제 다시 묻겠습니다. 이번엔 솔직하게 대답해 주기 바랍니다. 아내 몰래 숨긴 비상금 있습니까? 주식도 해. 주변에 가족이, 특히 아내를 포함한 가족이나 주변 사람들이 알지 못하는 그런 액수의 금액을 이야기한 겁니다. 자, 다시 한번 묻겠습니다. 당신은 아내가 모르는 비상금을 가지고 있습니까? 이미 내 정신이 아니야. 예. 드디어 실토하는군요.
we cannot count that we are lying every day. Kaya hindi po natin binibilang yung pagsisinungaling natin araw-araw. With the screen, inside of God, we have like the forks nature. Kaya tingnan niyo po ito, yung screen, gaya ng palaka, meron din tayo ng ugali niya. Fork means symbolized noisy and backbiting. Kaya yung palaka, sumisimbolo po ito sa pagiging maingay at backbiting. When you hear bad rumor about someone, we cannot keep smile. Keep secret. Kapag, we cannot sleep without the telling to others. Kapag may narinig tayo na masamang balita patungkol sa iba, hindi natin magawang manahimik lang. At hindi tayo makatulog na hindi ito sinasabi sa iba. We cannot hide and we can spread to others. Hindi natin ito magawang itago, ngunit ginagawa natin ay ibinabahagi sa iba, ikinakalat sa iba. It is a real secret. Only you know. Sekreto lang ito. Ikaw lang nakakaalam. Opo. And someone, he will spread. Only you know. Ikakalat niya rin sasabihin, ikaw lang nakakaalam. It is sin inside of God. Ito po ay kasalanan sa harap, sa paningin ng Diyos. Because then the Bible says, Jeremiah chapter 7, verse 19, let's read together, 3-1. Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng mga bagay, at lubhang napakasama. Sinong makakaunawa nito? Because there is a God who knows everything, saying that the heart is very dirty. Our heart is very dirty. Higit dito po, yung Diyos na nakakaalam ng lahat ng mga bagay, sinasabi niya na yung puso natin ay pinakamarumi. So, inside of God, we have a lot of the simple nature heart. Kaya sa paningin ng Diyos, meron tayong napakaraming likas na pagkamakasalanan. Wicked will, and then jealous, greedy, hate, arrogant, lie, many kind of the fruit of sin we have in our heart. Meron po tayong napakaraming uri ng bunga ng kasalanan sa loob ng puso natin. In order to hide our dirty heart, simple nature heart, we try to cover through some things. Kaya para maitago ito, yung ating maruming puso, sinusubukan natin ito ng takpan ng maraming bagay. Sometimes through our good position, good job, we try to hide. Minsan sa pamamagitan ng ating magandang trabaho, posisyon, sinusubukan natin itong itago. In order to hide our dirty mind, we try to hide through the position, job, and good deed, even religions. Para maitago yung ating maruming puso, ginagamit natin yung posisyon, mabuting gawa, at maging ang relihiyon. So through these things, we can cover our dirty heart. Kaya sa pamamagitan ng mga bagay na ito, ay maaari nating takpan yung ating maruming puso. But you know, God can see our heart. Subalit, dapat ninyong malaman, nakikita ng Diyos ang inyong maruming puso. Let's read together. 3, 2, 1. Sinong makakakuha ng malinis na bagay mula sa marumi? Walang sinuman. Who can bring a clean things out of an unclean? No one. Sino makakakuha ng malinis na bagay mula sa marumi? Walang sinuman. Like this. Gaya po nito. Inside of God, we already have the sinful hands. Sa paningin ng Diyos, meron na po tayong makasalanan o maruming mga kamay. Can you take the food if somebody give you with that dirty hand? Kaya maaari nyo bang kunin yung pagkain kapag may isang tao na nagbigay sa inyo na mayroong ganitong karuming kamay? No. Hindi po. That's why. Hebrews chapter 9 verse 27. Because that reason. Kaya dahil po dito, sinasabi sa Hebrews 9 verse 27. Let's read together. 3, 2, 1. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghukom. It means, not only someone, including you also, we have to stand before God's judgment. Kaya hindi lamang yung iba, kundi kabilang kayo, tayo rin ay tatayo sa harap ng paghukom ng Diyos. Don't misunderstand, sir, certain man says, even though I have sinned, commit sin, but I have never been punished by God every time.
Kaya huwag po kayong magkaroon ng maling pagkaunawa. Meron po nagsasabi, bagaman nakagawa, nagkasala na ako, pero kailanman ay hindi pa ako pinaparusahan ng Diyos sa tuwing nagkakasala ako. Even though I enjoyed committing sin, but somebody say, my life still so satisfying and an enjoyable. Bagaman, nag-enjoy ako sa paggawa ng kasalanan, pero hanggang ngayon, yung buhay ko pa rin ay masaya at satisfied. That's why I never mind God's warning. Kaya nga, wala akong pakialam sa babala ng Diyos. Do you think so? Ano po sa tingin ninyo? No. Hindi po. Look at this verse. Tignan niyo po yung talatang ito. We have to know the reason why God didn't punish it immediately when we commit sin. We have to know. Dapat nating malaman yung dahilan kung bakit hindi tayo kaagad pinarusahan ng Diyos pagkatapos gumawa ng kasalanan. Let's read together. 3-1. Ang mga bagay na ito ay yung ginawa at ako'y nanahimik. Iniisip mong ako'y gaya mo. Ngunit ngayon'y sinasaway kita at ipinapataw ang paratang sa harapan mo. Actually, God does not enjoy punishing us every day. Sa katunayan, hindi nag-enjoy ang Diyos na parusahan tayo araw-araw. That's why God is patient and then waiting for our sins. Ang Diyos po, siya po ay matiisin at naghihintay siya para sa ating kasalanan. Before God punish us, we have to stop, we have to repent, we have to return, come back. Bago tayo parusahan ng Diyos, kailangan tayo huminto, kailangan nating magsisi. Ecclesia chapter 11 verse 9 or so, remember, let's read together. 3-1, ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan, at pasayahin ka ng iyong puso sa mga araw ng iyong kabataan. Lumakad ka sa mga lakad ng iyong puso at sa paningin ng iyong mga mata. Ngunit alamin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito, ay dadaling ka ng Diyos sa paghuhukom. If we want to enjoy the commission, enjoy. Kung gusto ninyo mag-enjoy sa paggawa ng kasalanan, mag-enjoy kayo. You enjoy, you do what you want to do. Mag-enjoy kayo, gawin ninyo ang lahat ng gusto ninyong finally, gawin. In God's time, you know, please you must know, God will bring you into judgment. Pero tandaan niyo ito, ngunit alamin mo na dadaling ka ng Diyos sa paghukom. Matthew chapter 5, verse 21 hanggang 22. Let's read together. 3-1. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao noong unang panahon, huwag kang papatay. At ang sinumang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat napupot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. At ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid, raka, ay mananagot sa Sanhedrin. At ang sinumang magsabi, ululka, ay magdurusa sa nag-aapoy na impyerno. Somebody say to me, Pastor, I never commit the big sin, only small sin. May nagsabi po sa akin, Pastor, kailanman na hindi ako gumawa ng malaking kasalanan, maliliit na kasalanan lang. Whether you commit big sin or not, if we have ever experienced the commission, kung nakagawa man kayo ng malaki o maliit na kasalanan, kung nagkaroon na kayo ng karanasan na gumawa ng kasalanan, you cannot enter kingdom of heaven because you are a sinner. Hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit dahil kayo ay makasalanan. Matthew chapter 5 verse 26. That's why let's read together. 3-1. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggang hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Here, penny means the smallest value of a coin, like a centavo. Kaya yung kusing po dito, ito ay gaya ng yung pinakamaliit na halaga ng salapi. Like a centavo, I only commit sin, only small, like a centavo. Because of your sin, it's like a centavo. You cannot enter kingdom of heaven. You must go to hell, kaya, Bible said. Gaya po nito, maging kahit na yung kasalanan ninyo ay gaya ng kusing o centimos, kahit ganito lang, dahil diyan, hindi ka makakapasok sa kaharian sa langit, kundi sa impyerno. Important is, God never lie. Ang mahalaga po dito, kailanman ang Diyos ay hindi nagsisinungaling at ang Biblia ay totoo. Ask yourself. Kaya tanungin ninyo ang inyong sarili. Check yourself, your status. Suriin ninyo ang inyong sarili, ang inyong katayuan. Are you sure? Can you go to heaven? Sigurado ba kayo na makakapunta kayo sa langit? We're not sure. O hindi, sigurado.
Listen. There are so many contents about hell in the Bible. Makinig po kayo. Dito po sa Biblia, mayroon pong napakaraming nilalaman patungkol sa impyerno. If we read the Bible, we able to see, know a lot of contents about hell in the Bible. Kung babasahin po natin yung Biblia, mayroon po napakaraming nilalaman patungkol sa impyerno. Let's read together one by one. 3, 2, 1. The fiery lake of burning sulfur. The fire is never blown out, and salted with the fire, no rest day or night, and memory remains, the darkness, eternal separation from family, no choice to escape. There is hell. Yan po yung impyerno. Matthew chapter 9 verse 48 hanggang 49 or so. Basahin po natin na sabay-sabay. 3, 2, 1. Na kung saan ang kanilang mga uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi napapatay sapagkat bawat isa ay aasinan ng apoy. Because of your sin, although you don't want to go to hell, but you have to go to hell like that. Dahil sa inyong kasalanan, bagaman ayaw ninyong pumunta sa impyerno, pero kayo po ay pupunta dahil dito. This one, before resolve your sin problem, you cannot enter kingdom heaven. This way, Bible said, are you ready to meet God? Kaya nga, kung hindi ninyo malulutas ang inyong problema sa kasalanan, hindi kayo makakapunta sa langit. Kaya nga sinasabi ng Biblia, handa na ba kayong sumalubong sa inyong Diyos? If you know your destiny, you cannot enjoy the commission of the sin. Kung alam ninyo ang inyong patutunguhan ay hindi ninyo magagawang mag-enjoy sa paggawa ng kasalanan. Like that. This man was burning with fire. Gaya po nito, ang taong ito ay nasusunog sa apoy. If you feel how painful it is, kung mararamdaman ninyo kung gaano ito kasakit, because I don't know the reason why she tried to suicide by fire. Hindi ko alam yung dahilan. Ngunit sinubukan niyang magpakamatay sa pamamagitan ng pagsunog sa sarili. But I guarantee, definitely she started already the regret. Pero tiyak, ginagaranti ako na nagsimula na siyang mag-regret. Gaya po nun. But unfortunately, Bible says, Revelation chapter 14, verse 11, let's read together. 3, 2, 1. At ang usok ng hirap nila ay papailan lang, magpakailan pa man, at sila'y walang kapahingahan, araw at gabi. When I see your face, someone wants to get the resting time now because you feel sleepy. Then, sa tuwing nakikita ko ang inyong mga mukha, yung iba ay gusto na nilang magpahinga dahil naantok na sila. After association, you can get some time, the resting time, but when you enter the hell, there is no the time to rest. Pagkatapos itong third session, may oras kayo para magpahinga. Subalit, kapag pumasok na kayo sa impyerno, ay wala nang oras para makapagpahinga. Because of your sin problem. Dahil sa inyong problema sa kasalanan. Tata, tata, aigo, go get up. He cannot rest. 아니, 니 시야 막 빡빡해. 뜨거운 거 어떡해. 뜨거워. 계속 살려. 와, 지금 너무 아파요. 지금 너무 아파. 지금 너무 아파요. 지금 너무 못 참겠어요. 못 참겠어요. 못 참겠어요. That's why God desire all men to be saved. Kaya nga, ninanais ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas. Most of the people, they want to know whether they are going to hell or not. Kaya karamihan sa mga tao, nais nilang malaman kung sila ba ay pupunta sa impyerno o hindi. That's why the Bible already are recorded about the list of the sinner and who have to enter the hell. Kaya nga po yung Biblia isinulat na dito yung listahan ng mga taong pupunta sa impyerno. Let's read together. Basahin po natin. Revelation chapter 20 verse 8. This is the list
of the people who enter the kingdom of hell. Ito po yung listahan ng mga pupunta sa impyerno. Let's read together. 3-1. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, mga karumaldumal, mga mamatay tao, mga mapakiyapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga diyos-diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay salawa na nagliliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So first, unbeliever. Unbeliever, abominable, and murderers, sexual immoral, and sorcerer, and idolater, and liar, with them, number one, quarterly also including them, they have to enter the hell. Kaya, magmula po sa ikalawa hanggang sa ikawalo, kabilang dyan po yung number one, yung duwag sa mga pupunta. Sa mga pupunta sa impyerno. Quarterly means? Yung duwag. Ibig sabihin po nito? Who are the quarterly? Sino po yung duwag? Even though they believe God, but they afraid God because of sin problem. Bagaman sumasampalataya sila sa Diyos, pero natatakot sila sa Diyos dahil sa kanilang problema, sa kasalanan. Because of your sin, do you afraid? Because of you may go to hell? Dahil sa inyo, are you afraid? Dahil sa inyong kasalanan. Kayo po ba ay natatakot na maaaring mapunta sa impyerno dahil sa kasalanan? Still, if you feel afraid, you have think you are not a be saved. Kung hanggang ngayon ay natatakot pa rin kayo, kailangan ninyong isipin, hindi pa kayo ligtas. Almost 99%, but remaining 1% because of sin, you may go to hell. Kung 99%, because that's why you feel afraid. Kung 99% lang at meron pang 1% dahil sa kasalanan, kaya nga kayo ay natatakot. Sorry. So I show you one more video. About hell. Yeah, ipapakita ko po sa inyo isa pang video clip patungkol sa impyerno. There is a hell where the sinner is going to go to.
Yun po yung impyerno kung saan yung yung pupuntahan ng makasalanan. Problem is, inside of God, we are sinner. Ang problema ay, sa paningin ng Diyos, tayo po ay makasalanan. That's why the Bible says, even though somebody love God, they believe the Bible true, but if you feel worry and not sure about salvation, you are the one who belong to the worldly. Kaya nga, bagaman, sinasabi ninyo na iniibig ninyo ang Diyos, sumasampalataya kayo sa Diyos, subalit kung mayroon kayong takot, kayo pa rin ay kabilang doon sa duwag. So Matthew chapter 13, verse 15, let's read together. 3-1, at itatapon sila sa pugon ng apoy, doon ay magkakaroon ng pagtangis at pagngalit ng mga ngipin. That is important. Yun po yung mahalaga. Although you have committed sin only small like a sand pebble, but according to this Bible, Galatians chapter 3 verse 10, you are not sure, can go to heaven. Kaya gaya po noon, kahit na meron lang kayong kasalanan na gaya ng sentimo, hindi kayo sigurado, kayo ay pupunta, hindi kayo makakapasok. Galatians chapter 3 verse 10, everybody let's read together. 3-1, sapagkat ang lahat na umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng bagay na susulat sa aklat ng kautusan. What does it mean? To go to heaven by keeping commandments, it must keep it all for all the time. Kaya ano pong ibig sabihin nito? Yung kung susundin natin, tutuparin yung buong kautusan para makapunta sa langit, ibig sabihin po nito, kailangan sundin ito sa lahat ng oras. We can obey the God's commandment, but problem is we cannot continuously keep God's commandment. Magagawa nating sundin yung kautusan ng Diyos, pero yung problema, hindi natin magawang patuloy na masunod yung kautusan ng Diyos. Look at the screen. Tingnan niyo po ito. In the Bible, there are 613 the God's laws in the Bible. Sa Biblia po, mayroong 630 na mga kautusan ng Diyos. Among 613 God's law, this is the God's commandment, 10 commandment, which God gave us directly through the Moses. Doon sa 630 po, ito po yung 10 na kautusan ng Diyos na ibinigay sa atin ng direkta ng Diyos sa pamagitan ni Moises. So among 10, the God's commandments, from the first until the first is the commandment that man should keep the before God. Kaya dito po sa 10, magmula una hanggang ika-4, ito'y utos na ibinigay sa atin ng Diyos na kailangan nating sundin para sa Diyos. And the 5th to 10th is the commandment that man should keep the between man and at magmula po ika-5 hanggang ika-10, ito yung kautusan na dapat na sundin natin sa para naman sa mga tao. Please answer. If we ever to keeping the God's commandment without force. Kaya pakitaas po ang kamay ninyo kung magagawa ninyong sundin lahat ng kautusan ng wala pong mintis. No. There is no one. Walang sino man po. Look at the screen. Tingnan niyo po yung screen. Here, there are 10 rings of God's 10 commandments. Meron po ditong 10 rings na sumisimbolo sa 10 utos. If ever one is broken, it will fall down. Kung isa lamang po ang mapuputol dyan, ito po ay mahuhulog. So, although you hold it well since start until now, kaya bagaman sinusubukan ninyong manghawakan dito magmula simula hanggang ngayon, but even if you cannot protect one thing until you die, you're going to hell. Ngunit, kung hindi nyo magawang ingatan, yung isa man lamang dito, kayo po ay mapupunta sa impyerno pagkatapos ng kamatayan. Because of that reason, we have to think about standard of the Lord God's law. Kaya dahil po dito, kailangan nating pag-isipan yung pamantayan ng kautusan there ng Diyos. There is no one through our efforts and deed
in order to go to heaven about the stand through the stand of the law. There is no one. Kaya nga walang sino man sa pamamagitan ng pamantayan ng kautusan, sa pamamagitan ng ating pagsisikap at mga gawa ang makakapunta sa langit. Jeremiah chapter 2 verse 10 hanggang 11 also, let's read together. 3 to 1. Sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Sapagkat siya na nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi rin, huwag kang papatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ikaw ay lumalabag sa kautusan. What does it mean? Ano pong ibig sabihin nito? Remember, you are sinner. Tandaan niyo ka. Tandaan ninyo na kayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Like that. Look at the screen. Tingnan niyo po ito. There are three cup of purity water. Meron po dito ang tatlong malinis na lagayan o baso ng tubig. And then there are one the poison. At meron po dito ang isang lason. If I put one drop of the poison first A cup, dito po sa unang baso, kung maglalagay ako ng isang patak ng lason, and second cup, I drop three drops the poison. At yung pangalawang baso naman ay magpapatak ako ng tatlong patak ng lason. To third cup, I drop a lot of the drop the poison. At dun sa pangatlo ay magpapatak ako ng marami. Listen, if we eat, drink only one drop the poison, you cannot survive. We have to die. Kaya makinig po kayo, kung tayo ay iinom lang, kahit ang isang patak ng lason, tayo pa'y mamamatay. I dropped it, only one, and then dropped it, three drop, and a lot of drop, the poison. Among three, question, which one can you drink? Kaya sa una, nagpatakla ako ng isa, pangalawa, tatlo, at doon sa pangatlo, marami. Tanong, saan dyan yung maaari ninyong inuman? You cannot drink anyone, anything. Isn't it? Hindi nyo magagawang inuman yung kahit na alin dyan. Tama ba? Because only one sin, three sin, third sin, and three sin, a lot of sin, whether committing only one time or a lot of committing inside of God, or cups, or you are sinner, cannot enter kingdom heaven. Gaya po nito, kahit may isang kasalanan lang, tatlo o napakaraming mga kasalanan, kung sa paningin ng Diyos ay meron kayong kasalanan, ay hindi na kayo makakapasok sa kaharian sa langit. Except not through the God's grace, God's salvation, through your efforts, your deed. Please hands up if you can go to heaven. Maliban sa biyaya ng Diyos, kung sa pamamagitan ng inyong mga pagsisikap ay pakitaas po ang inyong kamay kung makakapunta kayo sa langit. Kung why sa pamamagitan po. Hands up. Bakit di po kayo nagtaas ng kamay? Look the screen. Tignan niyo po ito. There are so many people in the world. Meron pong napakarami mga tao sa mundo. If lines up everyone in the world from the good to the bad. If lift up lines up everyone into the world from the good to the bad, question, where do you think you can being stand? Kung papipilahin po, patatayuin, lahat ng mga tao sa buong mundo magsimula sa mabuti hanggang sa pinakamasama, sa tingin po ninyo, saan kayo dyan itatayo? Here? Dito po ba? Or here? O dito? Or middle? O sa gitna? Middle? Sa gitna? I think maybe you may think I will be in the middle. Sa tingin ko, iniisip niyo na ako po ay sa gitna. But let's think inside of God. Ngunit pag-isipan po natin sa paningin ng Diyos. Inside of people, whether somebody is very good or bad, inside of God, they are all sinner. Bagaman sa paningin ng tao, sila ay mabuti o masama, pero sa paningin ng Diyos, silang lahat ay makasalanan. Can you catch what I want to say to you? Naintindihan niyo po ba kung ano yung gusto kong sabihin sa inyo? Instead of you, somebody is very good or bad. Sa paningin ninyo, marahil yung ilan ay mabuti o masama. But inside of God, all men in the world, already they are sinner before God. Pero sa paningin ng Diyos, lahat ng tao dito sa mundo, sila ay makasalanan sa paningin ng Diyos.
Do you think so? Is there someone who can enter kingdom of heaven by their effort and good things? Ano po sa tingin ninyo? Meron bang tao na makakapasok sa kaharian ng langit sa pamamagitan ng kanilang mabuting gawa? So what should we do? Kung ganun, ano yung to dapat natin gawin to be saved? Para magkaroon ng kaligtasan at maligtas? It's very important. Napakahalaga po nito. Repent. Magsisi. In order to be saved, born again, to get salvation, only one thing we have, the solution is repent. Kaya para tayo ay may panganak muli, maligtas, magkaroon ng kaligtasan, isang bagay ang kinakailangan, magsisi. Look at the screen. 1 Samuel chapter 16 verse 7. Let's read together. 3, 2, 1. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Men look at their outward appearance, but the Lord look at the heart. Kaya, ang tao po tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. So sincerely, we have to confess our sin. Kaya nga, nang may katapatan, kailangan po nating ipahayag ang ating kasalanan. And sincerely, we have to repent our sin to solve our sin problem. At nang may katapatan, kailangan nating ipahayag na dapat na malutas yung ating problema sa kasalanan. Before listen the gospel, before we were saved, we got salvation, we have to do first, repent. Bago natin mapakinggan ang patungkol sa Ebanghelyo, bago tayo magkaroon ng kaligtasan, una muna, kinakailangan natin na napakahalaga na magsisi. We have to do first in order to get salvation. Kaya, that is repent. Kaya yung unang dapat natin gawin para tayo magkaroon ng kaligtasan ay magsisi. Oh Lord, please save me. I am sinner before you. Oh. Before I didn't know my status, but I already realized I'm very miserable sinner I am. Oh, before you, please save me and forgive me. Panginoon, pakiusap, iligtas mo ako noon. Hindi ko alam kung ano ang aking katayuan na ako pala isang makasalanan. Kaya't pakiusap, iligtas mo ako. If you have that mind, repent, God will mercy you. God will able to save you. Kung meron kayong ganitong puso na nagsisisi, ang Diyos, maaari kayong iligtas. This is repent. This is the only way to go to heaven. Kaya dahil yung pagsisisi, ito lamang yung tanging daan para makapunta sa langit. Repent. This is the only way to be saved, to born again. To kaya be yung born pagsisisi, again. Ito lamang yung tanging paraan para tayo may panganak na muli at may maligtas. Without repent, there is no God's mercy. Kung walang pagsisisi, ay hindi po magkakaroon ng habag ng Diyos. That's why Mark chapter 1 verse 15, pasahe po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Before believing in the gospel, first of all, we have to do, first, repent. Kaya, bago manampalataya sa Ebanghelyo, yung unang bagay na dapat nating gawin ay magsisi. Oh Lord, I am sinner. O Panginoon, ako ay makasalanan. I am miserable sinner before you. What shall I do? Ako ay isang miserableng makasalanan sa harapan mo. Anong Although, dapat kong gawin? I believe God. I trust God. I found out the Bible is true. Kaya bagaman nagtitiwala ako sa Diyos, pero napatunayan ko na ang Biblia ay totoo. Although I want to go to heaven, but because I'm sinner before you, what shall I do? Please help me and save me. Like we have to repent before God first. Bagaman, nais kong pumunta sa langit, subalit ako ay makasalanan. Kaya't pakiusap, tulungan mo ako. Gaya po nito, kailangan nating magsisi para if makapunta sa langit. There are someone who say, why not Pastor not yet finished yet? Kung mayroong sino man sa iyo nagsasabi dito na bakit si Pastorong hindi pa niya tinatapos? If there are some people who think, why Pastor not yet finished? Kung merong sino man nag-iisip ng ganito, bakit hindi pa tinatapos si Pastor Hong? I'm not sure. Such people can get salvation or not. Hindi po ako nakakatiyak kung ang ganitong klase ng tao ay magkakaroon ng kaligtasan o hindi. God desire all men to be saved. Kaya nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas.
think why God say to us through the Bible, God won. Why God said to us, God or man to be saved. Yeah. We have to think. Kailangan natin pag-isipan kung bakit sinasabi sa atin ng Diyos sa pamagitan ng Biblia na nais niya lahat ng tao ay maligtas. Because you are a sinner inside of God. Ito ay dahil kayo ay makasalanan sa paningin ng Diyos. No one say to you, if you are not sinner, God desire to be saved. Hindi na kailangan pang sabihin sa inyo na nais ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas kung kayo ay hindi makasalanan. Although you love God, you believe God, but inside of God, because you are a sinner, that's why Bible said, God desire to be saved because you are a sinner already. Bagaman, sumasampalataya kayo sa Diyos, naniniwala kayo na may Diyos, pero yung problema, kayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya nga sinabi ng Biblia, lahais niya, lahat ng tao ay maligtas. In the Bible, there are so many contents about repentance. Kaya sa Biblia po, napakarami po na nilalaman at sinasabi yung patungkol sa pagsisisi. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Unless you repent, you will or likewise perish. Like that. So many mention about repentance. Gaya po nito, merong napakaraming beses na binanggit yung patungkol sa pagsisisi. Oh Lord God, I came to know, I realize I'm a miserable sinner. Please forgive me. Panginoong Diyos, naunawaan ko na ako isang miserableng makasalanan. Kaya pakiusap, patawarin mo ako. Let me tell you, it is not true. Real repentance before God is not. I will explain to you. Kaya sasabihin ko po sa inyo, ito po ay hindi isang tunay na pagsisisi. Is not real true repentance inside of God. Somebody say, I know it or I know everything or Bible is true. But somebody say like that. Ito po ay hindi tunay na pagsisisi. Mayroong mga tao na nagsasabi, alam ko na lahat ng yan. I know I am supposed to be saved in order to go to heaven. But somebody said, alam ko na kinakailangan ko maligtas para makapunta sa langit. Ngunit I found out, I know my destiny. I have to go to hell because of my sin. But somebody alam said, ko, nalaman ko na ang patutunguhan ko ay papunta sa impyero dahil sa kasalanan ko. Ngunit but I believe all is true, but I don't want to repent because still I like the world things yet. Naniniwala ko na ang lahat na nakalagay sa Biblia ay totoo, pero ayoko pang magsisi dahil iniibig ko pa ang sanlibutan. I cannot cut off everything what I want to enjoy. Hindi ko magawang putulin lahat ng ina-enjoy ko dito sa sanlibutan. So I don't want to repent. I don't want to get salvation this time lately. Kaya nga, ayokong magsisi. Ayoko munang magkaroon ng kaligtasan ngayon. Sa susunod na lang. Because still, I like the worldly things. Dahil mahal ko pa rin, gusto ko pa rin ang mga makamundong bagay. I want to get salvation, but not now. Gusto ko magkaroon ng kaligtasan, pero hindi ngayon. Later. Sa huli na lang, saka na lang. Because I want to enjoy more the worldly things more with friends. Gusto ko pang i-enjoy yung mga makamundong bagay kasama yung mga kaibigan. I cannot abandon the worldly things yet. Hindi ko pa magawang iwan yung mga makamundong bagay. If you have a mind, God will save you. Kung mayroon kayong ganitong kaisipan, ay hindi kayo ililigtas ng Diyos. Although you listen again about gospel next session, but God will not save you. Bagaman mapakinggan ninyo ang patungkol sa Ebanghelyo sa ating susunod na session, pero hindi kayo ililigtas ng Diyos. Important is, sincerely, God wants to know our humble mind. Kaya ang mahalaga po dito, nang may katapatan, nais ng Diyos na makita yung ating pusong mapagpakumbaba. Through the youth camp, I realized the Bible is true. Kaya sa pamamagitan po nitong youth camp, naunawaan ko na yung Biblia ay totoo. Through the youth camp this time, I realized I am a miserable sinner before you. Sa pamamagitan ng youth camp, sa pagkakataong ito, naunawaan ko na ako ay miserableng makasalanan, oh Lord, sa harapan mo. What should I do? Panginoon, ano yung dapat kong gawin? I want to solve my sin problem by God's mercy. Nais kong malutas yung aking problema sa kasalanan sa pamamagitan ng habag ng Diyos. Before,
you listen the gospel session next time, you have to repent, please. Kaya bago po kayo makinig ng gospel session po natin, kinakailangan ninyong magsisi, pakiusap po. Why? Bakit? Because the Bible says, Psalm chapter 51, verse 17. Dahil ito po yung sinasabi ng Biblia. Let's read together. 3, 2, 1. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa. Isang bagbag at nagsisising puso, o Diyos, ay hindi mo hahamakin. And 18 or so, let's read together. Together, 3, 2, 1. Ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak at iniligtas ang mga may bagbag na diwa. God is close to the person have broken heart because of the true and save those who are cursed in spirit. Kaya ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak dahil po sa kasalanan at iniligtas ang mga may bagbag na diwa. Do not lose chance. Do not miss great opportunity this time to receive the true salvation. Huwag po ninyong palampasin itong napakalaking pagkakataon na matanggap ang kaligtasan ng Diyos. Oh Lord, please save me. Panginoon, pakiusap po Diyos, iligtas mo ako. If we have a mind, that kind of mind like a repentant, the Bible says, Isaiah chapter 55 verse 3, kung mayroon kayong kaisipan na gaya ng nagsisisi, kailangan ninyong gawin itong gaya na sinasabi sa Isaiah 55 verse 3. Isaiah chapter 55 verse 3, let's read together. 3, 2, 1. Ang inyong tainga, inyong ikiling, at pumarito kayo sa akin. Kayo'y makinig upang inyong kaluluwa ay mabuhay. Ako'y maikipagtipan sa inyo ng walang hanggan ayon sa tapat na kahabagang ipinakita kay David. Incline your ear and come to me after repentance, and then hear, listen, and your soul shall live. Your soul shall live means you can get salvation. You can be saved. Ang inyong tainga, inyong ikiling. Pagkatapos magsisi, pumarito kayo sa akin. Tapos, ang inyong kaluluwa ay mabubuhay. Ibig sabihin po nito, ay magkakaroon ng kaligtasan. Only solution, only way to go to heaven, to receive God's mercy. Ang tanging solusyon para makapunta sa langit ay makatanggap yung habag ng Diyos para makapunta sa langit. Revelation chapter 14 verse 11, let's read together, 3, 2, 1. At ang usok ng hirap nila ay papailan lang, magpakailan pa man, at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Do not ignore God's warning like that. Kaya, huwag po ninyong baliwalain ang babala na ito ng Diyos. I hope you have no regret in hell. Umaasa ako na hindi kayo, wala kayong regret doon sa impyerno. Last video clip, I'll show you and I will finish today's third session. Ipapakita ko po sa inyo yung huling video clip at pagkatapos po nito, tatapusin natin ang ating ikatlong session. Do not regret. A letter from hell. Dear Zach, I died today. It's a lot different than I expected. You see, I always thought dying would bring me into a world that's foggy and hazy. But this place is crystal clear. It's even more real than my life on Earth. I can think. I can talk. I can even feel. Right after the wreck, I could feel my spirit leaving my body. It was the weirdest thing, Zach. I thought I heard you screaming out to me, man. I must have been just imagining things. At first, I was just standing in line, getting registered, I guess. They asked me for my name and began to look this thing they call the Book of Life. I guess they couldn't find it though, because this huge angel standing next to me grabbed me by the arm and started dragging me away. I was terrified. I had no idea what was going on. I asked the angel where he was taking me, but he didn't answer. So I asked him again. Finally, he told me that only those whose names were written in the Book of Life could enter into heaven. And the rest
would be condemned to hell forever. Man, I was scared. In my chest. The angels who have been chosen to cast me into hell are coming down the hallway. I can hear their footsteps. I've heard of this hell, Zach. They call it the Lake of Fire. I can't stand it, Zach. I'm terrified. No, the angels are at the door. Oh, no. No! They're coming in, and they're pointing at me. They're grabbing me and carrying me out of the room. I can already smell the burning sulfur and brimstone. I can see the edge of the cliff where hell burns. This is it. I am without hope. We're coming closer, closer, closer. My heart is bursting with fear. They're holding me over the flames. I'm damned forever. This is it. They have thrown me in. Fire. Pain. Hell. I hope I, all of you, have no regret in hell. Kaya umaasa ko na lahat kayo ay hindi wala kayong regret doon sa impyerno. Why we have to attend, participate youth camp here? Bakit kinakailangan po nating dumalo at makibahagi dito sa youth camp? Why we have to try to our best to evangelize below our neighbors and family? Bakit sinusubukan natin lahat ng ating makakaya upang evangelize yung ating minamahal na pamilya at mga kapitbahay? For Bible is true, and hell is existed, and we are sinners before God. Dahil yung Biblia ay totoo, at talagang mayroong impyerno, at tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Next session will be gospel session. That's why you have to listen more attentively, more than before. Kaya yung susunod na session natin, ito na po yung gospel session. Kaya nga kinakailangan ninyo ng makinig ng higit na maigi. I think you can be born again, you can get at salvation. Sa tingin ko po ay kayo'y may papanganak na muli at magkakaroon ng kaligtasan. Thank you, and let's pray together. Maraming salamat at tayong lahat ay manalangin. Our Heavenly Father, God who loves us, thank you, give us great opportunity to find your true love, your true gospel. Ama naming Diyos na nasa langit, na sa amin ay nagmamahal, salamat po sa pagbibigay sa amin ng napakalaking pagkakataon upang malaman namin ang iyong tunay na pag-ibig. Oh Lord, if there are some people who worry about their sin problem, oh Lord, please merge them and help them to understand well your true love, true gospel in order to get salvation. At Panginoon, kung mayroon man sa kanila yung nag-aalala patungkol sa kanilang kasalanan, pakiusap, tulungan niyo po sila na maunawaan ang iyong tunay na kaligtasan, ang iyong tunay na ebanghelyo. Oh Lord, we love you and we want to get salvation. So please help us. At Panginoon, iniibig ka po namin at nais namin na magkaroon ng kaligtasan. Kaya't pakiusap, tulungan mo po kami. Because we are miserable sinner before you. Dahil kami po ay miserableng makasalanan sa harapan mo. In the name of Jesus Christ, we pray. Sa pangalan ni Jesu Kristo, ito po yung aming dalangin. Amen. Amen. Thank you. Salamat po.